Ipon. Marami sa ating mga OFW na matagal na sa ibang bansa pero wala pa ding ipon at wala ding naipundar. Sa video ito, pag-uusapan natin ang limang OFW saving tips. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Gina, isang domestic helper dito sa Hong Kong. Kung bago ka pa lang sa channel ko at hindi ka pa nakapag-subscribe, ano pa ang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na at pindutin mo na din yung notification bell para updated ka sa lahat ng video na i-upload ko dito sa channel ko. At ito na ang ating limang OFW saving tips. Number 1, set a fixed amount of remittance. Kapapadala mo pa lang nitong katapusan pero hindi pa nangalahati ang buwan. Nagmi-message na yung nasa Pinas dahil ubos na yung pinadala mong pera. Familiar ka ba sa eksenang ito? Minsan nagtataka tayo kasi dahil malaki o maliit man yung ipapadala natin, pari-pariho pa rin ang kinalalabasan. Lagi at lagi pa rin kulang. Kasi nga may tendency tayo na kapag lumalaki yung pera na pumapasok, lumalaki din ang gastos natin. Dahil binabago natin ang ating lifestyle. Ganon din ang mangyayari doon sa pinapadala natin sa Pinas. Kaya gawin nating fix ang ating padala. Kung 15,000 pesos a month, i-fix na natin na hanggang doon na lang. Basta wag din yung masyadong maliit na hindi na makakover yung pang-araw-araw nilang pangangailangan. At wag din naman yung sobrang laki na wala ka nang maitatabi. Ipaliwanag din natin sa kanila na kailangan din nating mag-ipon para naman hindi rin masasayang yung buwan o taon na lumipas na malayo tayo sa kanila. Kasi pag hindi tayo nag-iipon, matatagalan tayong manarabaho sa ibang bansa. Kaya dapat, mag-fix na tayo ng padala sa kanila upang mayroon tayong maitatabi buwan-buwan. Number 2, do not give in to unreasonable demands from family and friends. Kapag OFW ka, madalas na ikaw ang lalapitan ng mga kamag-anak at kaibigan mo kapag nangangailangan sila. Ang mindset kasi ng mga nasa Pinas, malaki ang kinikita pag nasa abroad ka. Pero hindi nila iniisip na ganon din naman ang currency cost of living mo. At hindi nila alam kung ano ang tiniis mo para lang kitain nito. Tang masakit pa nito, malaki ang posibilidad na hindi ka mababayaran due to the same reason na iniisip nila na marami ka namang pera. Huwag kang magpa-pressure or huwag tayong magpa-pressure dahil hindi natin sila kayang mapagbigyan lahat. Kung patuloy tayong mag-give in sa mga hindi makatwerang kailangan nila, tatanda tayo sa ibang bansa na walang ipon at uuwi tayong luhaan. Yan ba ang gusto nating mangyari sa ating buhay? Yung nagsasayang lang tayo ng oras sa ibang bansa, tapos uuwi tayo, walang napuntahan ang pagsisikap natin. Kaya dapat, simulan na natin. And number 3, set aside an amount for your vacation and stick with it. Karamihan sa ating mga OFW, kapag uuwi na ng Pinas para magbakasyon, ay walang nakalaang pera. Kaya ang nangyayari ay umuutang pa. At hindi ka pa nakarating ng Pinas, nagsisimula ng tumubo yung utang mo. At ang masaklap pa dito, pagdating mo ng Pinas, gumastos ka
ng mahigit pa sa dalamong pera. Kaya ang nangyayari, another utang na naman ang ginawa mo. Kasi nga, wala ka ng budget. O diba ang saklap kung ganyan ang mangyayari sa atin? Utang yung babalikan mo sa abroad, utang din ang iiwanan mo sa Pinas. Yan ba ang gusto mong mangyari sa pagtitiis mo dito sa abroad? Kaya mas maganda na malayo pa lang yung bakasyon natin, mag-sit aside na tayo ng paunti-unting pera na gagamitin natin sa ating bakasyon para di tayo mabigla. Sisikapin din natin na kung ano yung budget natin, hanggang doon na lang talaga yung gagastasin natin. At kailangan din natin maging handa kasi habang nakabakasyon tayo, hindi natin maiwawasan na may mga papasyal sa ating bahay para utangan tayo. At kahit nasabihin natin na wala tayong pera, hindi sila maniniwala kasi ang mindset nila, kapag nasa abroad ka, marami kang pera. Paliwanag na lang natin sa maayos na paraan na may pera tayo pero wala tayong budget para pang pautang. Mahirap, pero kailangan nating gawin. Kailangan nating maging firm. Tayo din ang mahihirapan pag mabilis tayong mag-give in sa kanila. Tandaan natin, habang tumatagal tayong malayo sa pamilya natin, nagdadagdag din yung edad natin. At nasasayang yung mga buwan at taon na malayo tayo sa kanila. Number 4. Do not use shopping as a recreational activity. Malungkot talaga ang maging OFW. Lalo na pag dumating ang mga okasyon na katulad ng Pasko at Bagong Taon. Para di malungkot, ginawang libangan ang pagsa-shopping. Hindi yan nakakatulong sa pag-iipon natin. Bukan nating maghanap ng ibang recreational activity na hindi natin kailangan mag-ubos ng pera. Mga park naman na free entrance na pwede nating pasyalan. At pwede din tayong mag-swimming or mag-scroll along the beach. May mga museum din na free entrance na pwede nating puntahan. At may mga lugar din na kung saan pwede tayong mag-hiking or mag-camping kasama yung mga kaibigan natin. O diba, nag-enjoy ka pa pero hindi ka gumastos ng malaking halaga. At ito na yung panghuli natin. Use cash over credit card. Ang dali kasing mag-overspend kapag credit card ang gamit natin. Lalo na pag hindi natin tinatrack yung mga expenses natin. Basta lang tayo gasto ng gasto. Mainam na cash lagi ang gagamitin natin instead of credit card. Nang sa ganon, hindi na tayo mamomroblema pag oras ng bayaran. Kasi masarap lang mangutang pero hirap na tayo pagdating sa bayaran. Kaya minsan, may naitatabi na tayo pero kinakailangan pa nating dukutin para pangbayad sa ating nautang. So paano tayo makakaipon pa ganun? Yung naitabi na natin, dudukutin pa natin para pangbayad sa utang. Kaya mas mainam pang wag nang mag-credit card kasi tinatawag nga siyang credit card kasi utang siya. Bakit pa natin kailangan mangutang kung mayroon naman tayong cash? Tandaan natin na habang pinapatagal natin yung pag-iipon natin, lalong tumatagal yung taon na malayo tayo sa minamahal natin sa buhay. Kaya pag-isipan natin mabuti bago tayo mag-spend ng ating mga sahod. At yan po ang ating limang OFW saving tips.
Ang number one, set a fixed amount of remittance. And number two, do not give in to unreasonable demands from family and friends. And number three, set aside an amount for your vacation and stick with it. And number four, do not use shopping as a recreational activity. At ang last natin ay yung use cash over credit card. Yan po ang ating 5 OFW saving tips. Sana po ay may natutunan kayo at sana ay magsimula na kayong mag-ipon, ay tayo pala, para naman hindi na madadagdagan yung taon or buwan na malayo tayo sa ating pamilya. Maraming salamat sa panonood. At kung meron ka pong alam about sa saving tips para sa aming mga OFW dito, i-comment nyo lang down below. Maraming salamat at sa unang mag-comment po sa video ito, i-shoutout ko po sa susunod na video ko. $7,000, $1,234,586 and $0.80.